Fake LDR relationships. Paano mo malalaman na nasa fake LDR relationships ka? Hello mga friends, this is your coach Maribel Gallego again and welcome to my YouTube channel, ang Maribel Love TV. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, inaanyayaan ko po kayong isubscribe ang Maribel Love TV at huwag po ninyong kalimutang i-like, share ang aking mga videos at pakipindot na rin po ng notification bell para updated po tayong lahat sa susunod ko pang mga uploads. Paano mo malalaman na nasa fake LDR relationships ka? Kung hindi mo po alam kung ikaw ay nasa fake LDR relationships, ito ang video na dapat mong tutukan mga kaibigan. Nowadays po mga kaibigan, alam na po natin na marami na po tayong nami-meet na mga nakarelasyon natin o karelasyon natin through social media, Facebook, sa mga dating site. Ang tanong mga kaibigan, gaano ba natin sila kakilala? Minsan po kasi, through Facebook lang mga kaibigan or messengers, nabibigyan tayo ng pagkakataon na makilala sila, nagkaroon tayo ng attachment sa kanila, nagkaroon tayo ng mga feelings, nagkaroon ng mga feelings involved kaya nahuhulog tayo sa kanila dahil sa attention and time na binibigay nila sa atin. Hindi natin alam, yun palang feelings and pansamantala lang o planado pala yun mga kaibigan. So dapat, ito yung dapat ingatan po natin mga kaibigan at magiging mapagmatsyag po tayo mga kaibigan. So ano po ba yung unang tips na para malalaman natin na nasa fake LDR relationships po tayo mga kaibigan? Una po mga friends ay lagi po siyang nawawala. Bigla na lang nadi-disconnect ang call or bigla na lang pag tumawag ka ng in another call or let's say for example, did not answer. Kasi hindi natin alam yung taong yon ay may asawa pala o may karelasyon palang iba. So, nandidiyan lang siya kung wala na siyang makausap o kung yung pinaplano talaga niya kung paano ka pa-i-inlovin sa kanya. So, dapat alin po natin pag laging nawawala o laging ano, mag-isip po tayo mga friends kasi ang tao talaga na totoo yung pagmamahal sa atin. Lagi po yung may time, lagi pa yung 24/7 nandyan yan. Anytime, lagi po yung may oras, hindi po yan nawawala. So, second po mga kaibigan is yung no money involved. Dapat talaga mga kaibigan sa LDR relationships, hindi humihingi ng pera sa'yo yung taong yun. Kasi ang taong nagmamahal mga kaibigan is, unang-una, nahihiya po yan. Nagkakaroon po yan mga friends ng pride pag talagang nai-inlove po talaga. Dapat wala. Kasi kung nakikita po natin mga kaibigan, yung mga naririnig natin o mga naaano, marami po kasing case na yun, lalo na pag OFW ka. Yon, hindi natin alam na pinaplano pala na magpapaawa effect, kung sasabihin na nagkasakit or ganyan, na hospital or ganyan. So ikaw naman na nai-inlove ka dahil boyfriend mo, you want to share din naman kung ano yung mga hirap na pinagdadaanan niya or yung mga problema niya. Gusto mo maging part ka kahit medyo minsan wala ka ng pera, mangungutang ka para mo lang ipadala sa kanya. Then after that mga friends, magka let's say for example, 1 week, 2 weeks, ando na naman, panibago na naman, sasabihin na naman niya, ang tatay niya na hospital na. So dapat mag-isip tayo, dapat dito sa LDR relationships, magiging matalino tayo. Dapat wala pong pera na nai-involve dito. Hindi po dapat tayo nagbibigay ng pera o hindi po tayo dapat nagbibitaw ng pera. Pangatlo mga friends is, if that person, yan, nagdi-demand sa'yo o humihingi sa'yo ng sex on cam, mga friends, baka naman mag-isip na po tayo. Baka naman, yan ay L lang or libog lang na gusto lang niya makipag-sex on cam sa'yo para gusto lang niyang gagamitin kanya. Mag-isip po tayo mga friends. Dapat walang ganun dahil ang taong nagmamahal, dapat nire-respeto ka. Hindi hinihingi sa'yo na makipag-sex on cam ka or hihingi sa'yo ng nude pictures. Mga friends, tandaan po ninyo, baka balang araw dumating yung time na gusto mo nang umalpas, mahingi na siya sa'yo at hindi mo maibibigay. Baka yung mga pictures na pinapadala mo sa kanya, mga nude pictures mo, gagamitin niya para i-blackmail ka. So dapat magiging matalino. No, dapat laging utak po yung gamitin, wag laging puso. It's natural to fall in love. Masarap naman talagang ma-inlove at masaktan. Pero dapat talaga mga friends ay nasa tamang tao yon. So sa LDR relationships kasi mahirap. Dito kasi medyo, ano, medyo tagilid po ang LDR relationships, no? Unless lang mga friends, pag dumating yung time na magkita na kayo, mag-meet na kayo yung person at magiging totoo, di po ba? So pang-apat mga kaibigan, ano po yung apat na tips?
Lolo mong lilitaw, lagi yung nawawala. Tandaan niyo mga kaibigan, ang totoong pagmamahal, even LDR relationships po yan mga friends, ay hindi yan nawawala. 24/7 nandyan yan, yung kagaya na sinasabi ko kanina, he is willing or she is willing to share his life with you. Kahit yung ultimo ginagawa niya sa trabaho niya, kahit nasa opisina yan, tinatawagan ka, hindi yan nawawala ng oras sa'yo. Hindi yan ang sasawang kausapin ka. And then, kahit anong kinakain niya, kinukuhanan niya ng photo to share with you. So, maglulubog-lilitaw mga friends, nako, wag na tayong padadala dito. Ibig sabihin po yan, nasa fake LDR relationships po tayo. And pang-apat po mga friends, pang-apat or ang pang-lima po mga friends ay ano, yung mga pictures. Yung kanila pong account titingnan po natin mga friends, ha? Kasi baka hindi natin alam yun po yun ay mga scammer na. Kailangan dapat naka-video call yan, ha? Yung open cam kasi yung mga scammer lang po ang hindi nakikipag-video call, nakikipag-video cam ng cam to cam na nakikita po tayo on camera. Kasi ang mga scammer po mga friends ay true calls lang yan. So baka ma-scam tayo pagdating ng araw, hingi ng pera sa atin. So dapat magiging aware po tayo sa ganitong sitwasyon mga friends. Dapat alam natin kung nasa totoo o nasa fake LDR relationships po tayo mga friends. So mag-ingat-ingat tayo kasi dito sa LDR relationships, marami pong nasa-scam dito na hindi lang nasa-scam ang puso, nasa-scam pa ang ating bulsa. So I hope in this video mga friends, may natutunan po tayo at magiging matalino tayo if we are in an LDR relationships para hindi po tayo mapipigil. Once again, this is your coach Marvie Gallego saying bye-bye and see you on my next video.